Good morning, class. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Meron pa yata ang bagong gising dyan, ah. Good morning. So, back tayo dun sa assignment niyo. So, we will try to solve it first before we move on to our new topic. So, in your machine problem number one, I want you to create a simple Java program. Wherein you're going to create muna yung folder ninyo, last name, then the first name, tapos save nyo sa local drive nyo. Kahit sa desktop, mga ganun. Or pag sa cellphone, okay lang din. And then, you create a new Java application project, name, XR1A. So, automatic, since XR1A na yung ating project name, automatic na, yun na rin yung magiging class name niya. And then, we will initialize four variables based on the table below. So, you're going to create an integer, a string, a float, and a character. And then, from the integer, you're going to type in your favorite number. Sa string naman is your favorite character or anime character. And then, sa float, yung highest grade na-receive nyo since nag-aral kayo in college. And then, the character, your middle name. So, this will be the output. And then, I want you also to add some comments para ma-distinguish ninyo kung anong part ng program yon. So, we will try to code it. So, yan. So, I'm using JGrasp. So, the others, I think, is using their phone. So, I hope na lahat na is marunong ng mag-program sa inyong mga cellphone. So, consider na lang natin dito that this is XR1A class. Dito na lang ako bago. Since na-ready na ito. Kaya mo this one. So, pwede na kayong gumawa ng kahit na anong variable. So, halimbawa yung fade number. Yun yung variable name natin. Fade number. So, ang favorite number ko is 20. Kasi birthday ko yon. And then string. So, copy mo lang yung fade card char. Ayan. Card char. Is equal to, so yung favorite cartoon character, si Doraemon. Si Doraemon yung favorite character ko. So, pangalan nyo na lang sa picture. And then yung float natin, so yung pinaka-taas na na-receive ko na grade is 1. So, 1.0. And then, yung character MI naman, middle initial ko naman, is equal to R. Capi-capi ni ma'am niya. I don't know. Rin narot. I connect ko din yung phone ko. Wait lang ha. Baka nakapsip na yung time na school ulit. Kasi nagdado kami na nakakunin. Wait lang. Okay na? Audible na ba ako? Audible na ba? Hello? Naririnig na? Maayos na ba? Yes, ma'am. So, dito. Okay. So, dito, gawa tayo ng string. So, ang string natin dito is my favorite number. And then, dito. And then, dito. Yung string natin, fave card char. So, lagay na lang natin dyan that I love. Tapos dito, kunin ko itong favorite card char. And then,
Yung float naman natin, so my highest grade. And kunin natin itong float natin na high grade. Place lang natin dito. And then remove natin yun. Then go to the next line and system.out.println. Then sunod is my name is, so string ulit. Pumestro. Tapos kunin natin yung ano, variable na MI. Pasensya na kayo, nasa school na kasi ako kayo. Kaya, nagkakaramihan. So, at may email na dito kasi nandito na ako sa school. Wala na ako sa bahay namin. Okay, control S natin to save. Then try natin na run. Sana wala siyang error. Pag walang error, automatic yan ang mag-output na siya. So may error daw ako dito. I forgot the close parenthesis. So sinabi naman niya dito, you have an error from this side. So control S. Nariri ah, pasensya na kayo. Oh, may error daw ako kay Doraemon. Sabi niya, I have an error here, string, 1.0 float. May error din ako. String, I forgot to add a double quote for the Raymond. So, control S. Marami akong error. Ay, may S. Bakit may S doon? Ang pang error ko, dalawang error ko. Ay, tapos dito dapat single ko. At naging double ko. Yan. I-run ko. O, may error pa ako kay float. Bakit siya may error ko? Lagyan natin ang F. 1-0 na ba ako tayo? Ano, de. Mabalin. F. Lagyan ng F. Yes. Yung nangina yung mic ni ma'am. Okay na. Okay na? So, yes, ayun. Pwede rin naman siyang walang zero. Huwag mo nang lagyan ng F. Pero kung mag-float ka na, lagyan mo na lang ng F. So, yan. So, I hope na nagawa ninyong lahat. So, this is your assignment for machine problem number 1. So, lahat ba nakakuha? Hindi nyo naman siguro nakalimutan yung single dot doon, no? Doon sa middle initial. Baka may nakakuha. Yung wala. Nalipata ka niya. Yung nawala. Ano ti awal? Ang error, ma'am. Ang error? Yes, ma'am. Nagkapsut. Ma'am, yung mic mo? Nagkapsut yung mic ko? Kaya nga ta. Naka-headset, naka-headphone na mo. Nakapsut? Ma'am, nagkikatawatan, ma'am. Awanan mo, naka-headphone. Nariri, agad po kami ni school. Hello, umawatan niyo, mga video. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Basta, i-distract the clock, tanuhan yung umawatan, no? Medyo kumapsot. Kasi siyempre, agad po ako nag-school that doon kami na teachers dito. Tapos, nagsasabay kami class-klase. Okay, so if wala na ba kayong question sa inyong machine problem number 1, ay magdadagdag pa tayo. Kasi sabi dito, use you commands to give a short description of the parts of the program. So eto, meron tayong for single line commands and then for multi-line commands. So pwede dito, halimbawa dito sa ating system.out.println yan, sa taas niya, pwede kang maglagay dyan yan. So pwede mong kahit na ano, kasi si kamot itimang basa, dadi comment. Kasi the system mo kasi, if you have a lot of programs na kasi na ganyan na nagawa, and you want to edit a part of your program, pag may comment kasi alam mo na, ah, ito palang part ng program ko na to is for this part of the system, parang kasiyay. So, oray na niya tikabil mo dito, pwede mong ilagay lang dyan na, in this line is
my favorite number. Ayan. So, ganyan. So, you can also add another here. Ayan. Pwede na naman dyan. So, pag eto, halimbawa, gusto mo naman i-hide yan. So, gusto mo na i-try mo yung other program tapos gusto mo siyang i-hide. You can hide it using this one. Ayan. Ayan. Okay. Tapos halimbawa, ang gusto mo lang munang i-run is in favorite number, you can hide it using our comment para nakatago siya. Tago natin. Ayan. So, ang mag-output lang is yung in favorite number natin. So, if I'm going to save it and then I'm going to run it. Ayan. So, 20 is my favorite number. So, yun yung gamit ng ating comments. You can also hide some other programs. Iha-hide niyan ganyan. And then, kung ano yung gusto mo rin, i-output lang, pwede. And then, another thing for the comments, para mas madali mong mahanap yung gusto mong ayusin na program pag may mga nakalagay ka doon na comments. Yung comments is created by the programmer itself. So, kayo na yung gagawa ng mga comments na yan. So, it's natural language. So, wala na kayong question sa inyong machine problem number one? Ma'am. Anya, Jai? Ma'am, G period, G, ay, okay lang, ma'am, okay lang, ma'am, data, period na data? Yes, yung period. Kasi nandun naman siya sa loob ng screen natin. Check, I'll remove the comment. See, tignan mo na green siya, di ba, right? Kasi nandun siya yes. Sa loob ng string natin. So, okay lang siya. Automatic yan, didikit siya kay middle initial. Mm. So, kita nyo nga na lang na dati pa pa-output ko kasi yan. Halimbawa, syempre middle initial, automatic, it has a dot. Diba? May dot tayo. Actually, ito nga, meron pa nga yan. Oh, my favorite, 12 is my favorite number. May tuldok siya dyan. Tapos, ito is my exclamation. So, you can add also here. Yan. Gawa ka ng string dyan and then lagay mo yung exclamation. Yeah. And then dito, my highest grade is 1.25. You can also add another string here and then yung dot natin. Dot. So if I'm going to run it. So control S. Then run natin. Ayan. See, nandun na yung mga dot natin, exclamation point, dot. And then, dito kay Haramil niya naiwan din. Pwede mong lagyan ng dot dun sa dulo niya. Ayan. So, clear? Are we clear with this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, if we're clear, I think we proceed now to our next topic. Our next topic is Java Basic Operator. So, alam ko na kayang-kaya niyo to. Kasi mga mathematician na kayong mga BS Math 3. So, continue tayo. Yan. So, we have Java operators. So, operators are used to perform operations on variables and values. In the example below, we use the additional operator to add together two values. So, although the operators is often used to add together two values like in the example above, it can also be used to add together a variable and a value or a variable and another variable. So, ganito yung example niyan. Yan. Tanggalin ko muna to. So, favorite ko kasi ang XYZ. Di ba, Edar? Yes, ma'am. X, Y, and then 10, alimbawa. So, pwede natin na i-output, sabi niya, pwede natin siya i-output na, i-direct na lang natin si X plus Y. And then, save na natin. Pwede na natin siyang i-direct. Ayan, para ma-output. Or we can also add another variable here. In sum is equal to x plus y. So, pwede na lang na i-copy na lang natin dito sa loob with si sum. Ayan.
So, ganyan yung ibig niyang sabihin. Ayan. Ayan. So, pwede rin na ganyan. You can copy another one of the variable and then you can add automatic kung ano yung number na gusto niya. So, yan yung Java, ano natin, operator ng addition. So, clear tayo dyan, ha? Madali lang na intindihin, eh. Next. Pag may question, just tell me. Or any clarification. So, dagdagan na rin natin kasi ano lang yung nakalagay doon. So, we can also multiply. Yan. Pwede rin tayong mag-multiply. Try na rin natin yung multiplication. Yan. So, na-multiply tayo. Pwede rin tayong mag-divide. So, baliktarin lang natin yung value nito. Siyempre, di naman pwede na mas mataas yung isa. So, we can also do the division. So, ang division natin is the slash. So, addition, addition sign, ayan. 10, naging 0. X, ay, baliktad nga. Dapat 20, no? Dapat Y divided by X. Para mas mataas. Pinalitan ko kasi kanina. Iba yung pinalitan ko. Dapat 20 divided by 10. Ganon. Ayun, 2. So, how about the modulus? 5 kaya to. 25. Yung modulus naman natin, we have the tawag dyan? Percentage. Ayan. So, bakit? Bakit 5 yung lumabas? Kasi, ang modulus kasi, ang nilalabas niya, di ba pag nag-divide tayo, may sobra. So, 20 divided by 10, di ba? 2, tapos 2.5. Kung ano yung sobra niya, yun yung magiging output ni modulus. Okay, clear tayo dun, ha? Kung anong magiging remainder ng ating dinivide na dalawang number, yun yung lalabas niya. So, 25 divided by 10 is 2.5. So, yung 5, yun yung output niya. So, that is our modulus. Clear tayo kay modulus? Yes, ma'am. Okay. Alam ko magagaling kang mga BS Math 3. So, we have also Java assignment operator. So, assigning a value to a variable seems straightforward enough. You simply assign the stuff on the right side of the equal sign to the variable on the left. Below statement 1, assigning value to 10 to variable x, and statement 2 is creating string object called min, and assigning value amid to it. So, ayan siya. So, ito yung nasa gitna nila, nasa gitna ng ating variable tsaka value. We call this assignment of variable. So, here, this one, in between our data type, our variable, and our value, is our assignment operator. Every time na nakakita kayo ng ganyan, we call that assignment operator, yung equal sign. So that is what we call assignment operator. Great. So yan. So maroon. Ang kami nawabalin na umalik kasi dalawa kasi yung monitor ko. Kailangan na pagtatak, di ba? Magtatak so dapat. So, yan. So, we can use the assignment operator in literal kasi nag-value lang siya, direct lang siya. So, may expression dito kasi nag-multiply tayo. Yan. So, ito naman is assignment with an expression with literal kasi dalawang variable naman na yung in-assign natin kay Zay. Next. So, compound assignment operator. Sometimes, we need to modify the same variable value and reassign it to a same reference variable. Java allows you to combine assignment and addition to operators using a shorthand operator. For example, the preceding statement can be written as, so ito, 1i plus is equal to 8. Ang ibig sabihin niyan, I is equal to I plus 8. So, we will make an example. Halimbawa dito, so, si x natin,
Gawa tayo dito ng int sum. Hindi, direkta na lang muna natin para makita. Dito na lang. I-output na lang natin dito. Ayan. So, si x plus is equal to lang yung i-add natin sa kanya. 2, halimbawa 2 na lang. So, sabi niya dito, si x may value ng 10, then ipa-plus natin si 2 para maging 12. So, i-run natin. So, shorthand tayo. Ay, bakit nagbago? Ay, bakit may ano? Doon sa liit. May semicolon sa liit. Ay, mapapit. So, 12. Kasi nga yan, si x, ang value niya is 10. So, ipa-plus natin si 2 para makuha natin yung output niya na 12. Nakuha itong part na to. Same true pag pinalitan mo yung addition doon, magma-minus ka. So, ang sabi niya, si x is 10 minus 2 is equal to 8. Nakuha ito. Itong shorthand. Yan. Actually, magagamit nyo kasi yes, to ma'am. Sa ano. Magagamit nyo to pag nag-for looping na tayo wherein I'm going to ask you if I want you to output all the negative numbers or all the positive numbers from 1 to 10. Maganyan. Yan kasi pumapasok ang ating mga shorthand. So, magagamit nyo yan pag nandun na tayo sa for looping. Pero, inayadan tayo tangkay ng mabigla. So, ganyan. So, you can also use the multiplication. Kasi kailangan, alam nyo kasi sa aming mga programmer, we really need to know the shorthand. Kasi sa amin kasi, halimbawa sa Java, kailangan if they're going to ask us to create a program that the line should only be less than 200 lines in a very big system. So, kailangan alam mo yung mga shorthand na gagamitin, alam mo kung paano paliitin yung mga codes. Kasi pag mas maliit kasi yung code, tapos mas mabilis yung pag-run kasi ng system. Yun kasi yung gamit ng mga shorthand na yan. Pero sa inyo, basic lang, concept lang. Pero at least maintindihan nyo. So, yan. Sa shorthand, you can also use your addition, your multiplication, your division, and then your subtraction. So, next. Same true with modulus. Pwede rin siya. So, ito yung mga shorthand natin. So, yan. So, naka-example na ako kanina. So, halimbawa yan, si I. Halimbawa, ang value ni I, halimbawa, is 1. So, 1 plus 1, ay 1 plus 5 is equal to 6. Yan. So, ito naman, halimbawa, ito is 20. So, 20 minus 10 is equal to 10. So, substitute mo lang siya, then balik mo na lang yung equal sign. So, next. So, ayan, meron na naman tong example dito, pero I already give an example, so I think naintindihan nyo naman na. So, sabi dito, if 10 is, if I is equal to 10, so halimbawa yan, 10, 10 plus 10 is equal to 20, kaya 20 yung output. And then dito naman, magsusubtract naman siya. So, 10 minus, so, I is equal to I, may plus sign kasi dito eh, I 10, dapat dalawa, ang gulo dyan ah. Dapat magiging 0 to. Dapat 0 to kasi 10 minus 10 is equal to 0. So, mayroong ako dyan. Hindi ko siguro na-check yan. And then, sa multiplication natin, so 10 times 10 is equal to 100. So, and then 10 divided by 10, di ba 1 dapat? So, wrong din yung output niya dyan. Tapos dito, ay, may ginamit naman dito na modulus. So, 10 divided by 3, sabi naman niyang ganyan, is equal to 1. So, wrong lang yung output dito, pero na-check naman natin. So, next. So, we also have the... So, in Java operators, it is divided into 5. We have arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, and bitwise operators. So, in arithmetic operators, so na-discuss na natin kanina that nakapag-addition na tayo, subtraction, multiplication, division, pero meron pa dito kasi mag-i-increment tayo and mag-de-decrement. So, in arithmetic operators, these are used in mathematical expression in the same way that they are used in algebra. So, the following table lists the arithmetic operators. So, we assume that integer variable A holds 10 and variable B holds 20.
So ayan. So napag-plus natin si 10 plus 20 is 30. So si 10 minus 20 natin, so negative 10. So 10 times 20 is 200. And then 20 divided by 10. 20 divided by 10 is 2. Dapat 0. Yung wala. Ay, ah, tama pala. Hindi pala modulus. Ah, tama 2. Sa modulus pala yung 0. So B modulus A will give 0. And then B, so yung B natin, it holds 20. So pag magpa-plus 1 siya, pag nakita nyo to, automatic it is plus 1. Unless you will change here, yung isang plus natin, palitan mo ng 2. So mag-i-increment siya ng 2. Ganon. So eto naman, decrement. So magbabawas naman siya ng isa. Unless tagdagan mo rin ng 2 dito sa tabi niya, para magbabawas naman siya ng 2. So, ganyan yung ating arithmetic operator. So, clear tayo sa arithmetic, ha? Kaya-kaya nyo itong part na to. So, in Java, you need to be aware of the type of the result of a binary or two argument. If either operand is a type of double, the other is converted to double. So, otherwise, if either operand is of type float, the other is converted to float. So, if operand is a type long, the other is converted to long, and both operands are converted to type int. So, next. So, paulit-ulit lang siya para mas maintindihan. Pero okay na ba tayo dito sa ating arithmetic operators para move on tayo sa next na operator? Okay na ba tayo dito? May question ba kayo? Sa ating ako na lang magpe-question. What if we had a two variable? Yung data type ng isa is an integer, tapos yung data type naman ng isa is a float. If we're going to deduct, i-deduct natin si integer kay float. Sa tingin ninyo, magkakaroon ba ito ng error? Sa tingin nyo, di ba, we had a two type of, mayroon tayong data type. We had a double, an integer, and a float. Halimbawa, si integer, di ba si integer natin is a whole number. And then si float natin is a decimal number. If we're going to deduct from the whole number, gamitin natin si data type, magkakaroon ba ng error or i-output niya yung sagot niya? Can we or can we not? Can we not, ma'am? Sina? Sino nagsabi ng can we not? Si Edar. Sino nagsabi ng can? We can. Can. Maybe we can. We can. Can. Yes, okay, I'll show you. Wait lang. Gawa tayo. Nalaro din. Pero this is sagot, I think ang sagot dito is we can kasi they're both numbers. Yes. So here from here. Yan. So this is our data type integer. So gawa tayo dito ng float natin. Float y equal to 2.2. Halimbawa, 2.2. So, gawa tayo dito na lagay natin dito, deduct natin, is x minus y. Check natin. Pag nag-run yan, ibig sabihin, pwede natin tanggalin si, yung float natin kay integer. Pero pag nag-error siya, basta, check na lang natin. Ma'am, kulang kay F, ma'am, di float. Ha? Ay, when gayam. Sorry. Sorry. Sorry for that. Huwag ka nakita. Ayan. So, ibig sabihin, we can still deduct from an integer. Kahit na float siya or double siya. Kasi, they're still both number. Unless, string siya. Kasi, check natin. If this is a string, kahit na naka-value na siya ng 2.2, and then we will deduct that, we cannot do it. Kasi string eh. So, ayan. So, may error na tayo dyan.
Kasi hindi mo pwede kahit nalagyan natin ng F dyan. Hindi pwede kasi palitan natin ang string. Hindi siya pwedeng, hindi ka pwedeng mag-deduct from the data sa ating data type na integer, i-deduct mo si string. Hindi pwede. Kasi hindi naman sila parehong number. Pero pag parehong number, kahit na magkaiba sila ng data type, pwede. Naintindihan sa part na to? Clear tayo, ha? Clear. Okay. So, clear na tayo sa ating arithmetic operators. Okay, moving forward. So, yan yung modulus operator. Yan yung example to explanation ko kanina. Ewan ko, nagpardasa kami nag-explain. Dapat pero nababanggit ko na kasi syempre nadadaanan na. So yun kanina, yung modulus natin, kung ano yung remainder o yung sobra, yun yung magiging output. Kagaya ng in example natin kanina, we had 22 divided by 10, so meron siyang sobra na 2, so automatic na 2 yung magiging output natin. So yan. So eto naman yung increment and decrement natin. So we can use this, ganito naman yan. So, pwede nating i-output dito yung x natin, dagdagan natin. So, x plus. But 10 pa rin. X, ay, hindi tayo naglagay ng shorthand. So, x is equal to x plus. Wala, bakit? Hindi siya nagpo-plus 1. Diba dapat nagpo-plus 1 siya? Sabi niyo gano'n. Oh. X plus. Ayaw niya. Plus equals... Hindi, increment kasi ito. Kasi ito kasi gagana lang kasi ito sa ano eh, sa for looping. Pag nag-for looping ka lang kasi gagana ito. A for loop. Doon ko lang yata may papakita. Kasi sakalang siya gagana, pag if the condition kasi sa pagdating kasi ng looping natin, if the condition is true, magpa-plus 1 siya. Yan kasi yung gamit ng ating increment. If the condition is true, magpa-plus 1 siya. So, hindi siya gumagana na naka-direct. Unless, mag-plus 1 tayo dyan. Ayun. Unless, mag-plus 1 tayo dyan. So, pwede ka rin mag-plus 2 dyan. So, pwede ka rin magbawas. So, 12. Or pwede rin tayong magbawas dyan. Pero kasi yung default kasi natin is yung x plus. Yung talaga kasi yung default pag gagamitin mo na siya sa ano, sa ating looping. So yan. So naintindihan dito sa part na to, makikita niyo yung effect niyan pag nag for looping na tayo, nag loopings na tayo. Doon lalabas niyo, pwede niyo i-output lahat ng mga gusto niyo yung numbers, odd number, mga even numbers. Pero yan siya, pwede mong palitan dito sa tabi niya ng any number na gusto mo para mag-plus siya or may minus siya sa para rin siyang shorthand. So, next. So, yung shortcut operator natin na increment and decrement operator. So, these operators are unique in that they can appear both in post-fixed form, where they follow the operand as just shown in prefix form, where they precede the operand. In the foregoing example, there is no difference between the prefix and postfix forms. However, when the increment or decrement operators are part of a larger expression, then a subtle yet powerful difference between those two forms appears. In the prefix form, the operand is incremented or decremented before the value is obtained. It's obtained for use in the expression. In postfix form, the previous value is obtained for use in the expression and then the operand is modified. Kasi alam ko pwede pa yung ito eh. Kasi may pre,
may prepa tapos may post. Yung sinasabi nila na prefix 'yan. So, tapos dito is yun yata yung postfix. Pero hindi naman kasi ito masyadong nagagamit. Hindi naman ito masyadong lumalabas sa mga programs. Ayan, ayaw. Ano ba ito? Yung postfix. Postfix. Negative, negative. Negative, negative, x. Negative, negative, x. Minus, minus, x. X plus, plus. Yan. So, minus, minus, x. So, magbabawas siya ng isa. So, yan yung prefix natin. Tapos, yung postfix naman natin, yung magdadagdag siya. Yan. So, meron tayong prefix and postfix. Parang pareho din siya. So, depende na lang yan sa paglalagyan mo. So, pwede rin dito na lang. Postfix, pwede rin siyang prefix. So, pag plus-plus din tayo dito. Pero ito kasi makikita niyo lang kasi yung effect talaga niya ito pag ano eh. Pag nandun na kayo sa for looping. Pag for looping na. So, dun ko na lang mas i-elaborate sa inyo pag nandun na tayo sa looping. Mas maiintindihan kasi ang gamit ni increment and decrement pag nag-looping na tayo. So, next. Ayan. Ah, nandito pala siya. So, nandyan pala siya. Naging advanced na naman ako. So, yun na, naipakita ko naman na yung code. Mas maiintindihan pag naiko-code kaysa binabasa lang eh. So, we have a Java conditional or relational operators. So, kung kanina, we have the equal sign as an assignment operator. Dito naman, iba naman na yung ibig sabihin pag nadagdagan na siya, pag naging dalawa na yung assignment operator natin. So, in Java conditional or relational operator, if you need to change the execution of the program based on a certain condition, you can use if statements. The relation operators determine the relationship that one operand has to the other. Specifically, they can determine equally condition. So, Java provides 6 relational operators which are listed in the table. So, we have here the equality operator. So, automatic, this is false. So, sabi nga dito, is A, so yung A natin is 10, and then yung B natin is 15. Is 10 equal to 15, so automatic is false. Unless, pareho sila, that A and B is equal to both 10, so magiging true. Dito naman, not equal. So, not equal, kasi sabi niya, tinatanong niya dito, si A ba not equal to B, di ba? So, 10 and 15, hindi naman talaga sila equal, kaya true yung output. Dito naman, greater than. So, si 10 ba greater than 15? So, automatic it's false. Dito naman, less than. So, is 10 less than 15? So, true. Dito naman, greater than or equal to. So, we had 10 greater than equal to 15. Automatic, this is false. And then we have less than or equal to. So, we had 10 less than or equal to 15 is equal to true. So how we do that in coding? So we do that in coding like this. Gagawa tayo ng dalawang variable. So 20. Yeah. And then gawa tayo ng, sabi nga niya kanina dito, matitest lang daw natin ang ating conditional operator pag gumamit tayo ng the word if, yung if natin. So, gawa tayo ng if. So, yung if natin, sa tabi ng ating if, we have this open and close parenthesis wherein we consider this our condition. And then we will open and close. Dito naman napapasok yung statement natin. So, dito, if. Sabi niya. If x, yan. So, itong mga nandito, yan. Yung itong mga to, pwede na natin gamitin. So, if x, is equal to y. Ayan. System out print natin. System out print natin dito is true. Else, pasok naman na si else natin. So, pagkatapos ng ating close bracket, ipapasok naman natin dito si else. Then, paste natin yung ating
System.out println, then automatic na. False. Ano kaya? Kaya magiging error itong ginawa ko. 1, 2, 1, 2. Ilangin natin. Control S. Run natin. Control S. Yan. Yun na yung sagot niya. False. Kasi sabi niya dito, si X ba equal to Y? Sabi niya ganyan. So itest natin if the condition is true or if the condition is false with the use of our if. So ang if natin, we had this open and close parenthesis wherein dito natin ipapasok yung conditional natin. We will open a block of code using our open and close bracket. So dito naman na sasabihin niya, dito naman na tayo mag-output. If this condition is true, it will output in true. Else, pag false naman, gagamitin naman niya yung ating else and then it will output the word false. So, try natin ito, yung not equal. Run natin. Yan. So, yung output natin is true. So, based from here, is 10 not equal to Y? Tama naman siya, di ba? Unless palitan na, try nga natin pag parehong 20 para ma-check natin. Hindi daw sila equal. Yan, false. Kasi hindi daw sila equal. Unless gamitan mo siya ng equal sign para magiging true na siya. So, X is equal to Y. So, magiging true na siya. Yun. And then next, we have this greater than. So, we will try greater than. So, is X greater than, palitan natin si X ng 10. So, is 10 greater than 20? If it's, if output true, else output false. So, yan. So, it's really false kasi nga mas mababa naman talaga si X natin kay Y. Same true in less than. So, every time we check a condition, may ginagamit tayo mga statements. So, actually, marami pa nga yung statements na yan eh. We have also this if, else, and then we have also this switch statement. We have this break statement. So, pag nandun na lang tayo, saka natin siya gagamitin. And then, we have also this less than equal. So, I have a question. What if, from here, nagkaroon ng parehong number? So, is 20 less than equal to 20? Is it true or is it false? Anyone from the class? False, ma'am. Huh? True. False. True and false. True, ma'am. Check true. Natin. True, ma'am. True. Okay. Check natin, ah. Kasi sabi niya, si 20 ba less than or equal to 20? We will run it to check it. Pero I think it's true. True. Naging true siya. Kasi sabi niya dyan, si 20 is equal to 20. We had the word equal. Same true pag ginamitan naman natin ng greater than. Diba? So that is true. Okay, naintindihan sa part na to sa paggamit ng ating if statement? Apo, clear ma'am. Ba tayo? Okay. Yes, ma'am. So, dyan natin nagagamit. Yes, ating if statement sa pag-test ng ating conditional or relational operators. Ayan. Ayan. So, kanina yan.
nabanggit ko naman na yan. Pero basahin ko na rin. So the outcome of this operator is a Boolean value. The relational operators are most frequently used in the expressions that control the if statement and the various loop statements. Any type in Java, including integers, floating point numbers, characters, and Booleans, can be compared using the equality test and the inequality test. Notice that in Java, equality is denoted with the two equal signs, yung equal signs natin, hindi yung assignment operator. So next. So yan yung condition natin. So if the condition or statement, ito yung condition, if yung condition, dito nyo ilalagay yung mga condition natin, and then statement. Same true here. Kasi pwede rin kasi na if lang, pwede kayong mag-test lang ng if. Kahit natanggalin nyo na itong else natin, pwede yan. Kasi automatic naman na yan pag, syempre, pag hindi na niya in-output, ibig sabihin, false na yung sagot mo. So we can try that. Wait, palitan natin ito. If statement lang. Wala na siyang else. Pag false na siya, wala na siyang i-output. Ganyan na siya, wala siyang i-output. Unless, otherwise, pag true siya, since naglagay ka ng statement mo dyan na true, pag true siya, yun lang yung i-output niya. So, yan. So, yun naman yung gamit ng if lang. If, wala na siyang else. Just the simple if. Okay. Next. So, in Java, the simplest statement you can use to make a decision is the if statement. Its simplest form is shown here. The condition is a Boolean expression. If the condition is true, then the statement is executed. If the condition is false, then the statement is bypassed. For example, you suppose you have declared an integer variable, name some variables, and you want to print a message when the value of some variable is there. So from here, from the condition here, sabi niya. So we have some variables here. Halimbawa 10. 10 is equal to 10. So if we print na niya, pwede mong palitan na hindi true or false. Pwede mong sabihin that the value is equal to 10 or the value is not equal to 10. So pwede kang maglagay kahit na anong gusto mong statement dito to test if the condition is true. So we had also nested if blocks. So nested. Yeah. So a nested, if an if statement that is the target of another if or else, in other terms, we can consider one or multiple if statement within the one if block to check various conditions. For example, we have two variables and we want to check particular condition for both. We can use nested if blocks. Kasi nag-if tayo dito, sabi niya. If A, 10 is equal to 10, sabi niya. But if B is equal. So sasabihin niya, this is an inside nested loop. So matitest niyang silang dalawa. So itry natin. So open tayo at na naman dito ng isang block of code. So gawa ulit tayo dito ng isang condition. Control-C. Control-V. So, if, sabi niya. Equal to, punin muna natin si 10 dyan. Tapos dito naman si Y. Y is equal to 20. System out print, sabi niya ganyan. This is nested. Okay. Yeah.
Yeah. So this is really a nested loop. Kasi yung if natin, nag-chinect niya, is this condition is true? Tapos if this condition is true again, so this is a nested loop. So pwede tayong magkaroon ng maraming condition na gusto natin para matest natin if this X and Y is kung may relation ba sila or wala. Kung yung condition ba nila is true or yung condition nila is false. So pwede rin tayong maglagay dito. Halimbawa, palitan natin yan. Try natin. 15. So yan. Wala na siyang in-output. Kasi nga, di ba, automatic that si X natin, which is 10, is not really equal to 15. So wala siyang i-output. Automatic na naging false na siya. So we can also add here pag gusto natin, pwede tayong magdagdag din ng else. Ayan. Else. Ayan. This is not a nested loop. Parang ganun. So pwede tayong magdagdag dito. One, two. Kasi kailangan mabilang natin yung mga bracket niya kasi. So, ito sa kanya, yun sa kanya. Natin kung makaya kung saan ito nilagay. This is not. Or sa labas ng bracket. Wala, hindi siya na-test. Labas na labas. Wala. Ayun. This is not a nested loop. So, kailangan nasa labas siya ng bracket. Kasi itong bracket na to, sa kanya to. Ayan. Sa kanya yan. Ayan, o. Kita niya yung nag-white. Pag tinapat mo, sa kanya yung bracket na yon. And then, dito naman, yung open and close natin, sa kanya naman yon. So, kung minsan dito nagkaka-error yung mga bracket na to. Yan ako nagkaka-error din dati. Kaya nagbibilang din ako ng mga bracket. Kahit saang programming language actually. Even in PHP, we use also like this. In C++, in C#, in C languages. May mga bracket. So kailangan, alam mo rin yung pair niya. So magpo-color naman siya. In other languages, magkakal lang ng underline sa baba niya. Para makita mo kung saan, kanino ba yung bracket na yun. Kaninong block of code yun. So, clear ba tayo dito sa ating if nested if blocks? Opo, ma'am. Okay. Let's tayo. Yan. So, pwede pa yon. Ayun na naman. Nauna na naman ako kay if else lang yung ginamit natin. So, sabi niya man na dito sa if else if, pwede tayong magdagdag ulit ng another condition. So, sa tabi ng ating else, lagyan na naman natin ng if, and to check natin if that condition is also true. So, halimbawa dito, ito, ang i-check niya itong dalawa lang na to. Ito. I-check niya lang yan, sa kanya lang yan. Tapos dito, ito naman block of code na to, i-check naman niya to. I-check niya yan. Tapos ito, i-check naman niya yan. Tapos kung ano yung magiging true sa kanila, yun lang yung i-output niya. So from the example here, so we have A is 120, sabi niya. Is A less than 100? Pag true siya, ito yung i-output mo, sabi niya. Else, sabi niya ganyan. Si 120 ba equal to 100? Pag ito naging true, ito naman yung i-output mo. Si variable is equal to 100. Pero, sabi niya, pag ito naman si A, 120 is greater than 100, ito yung i-output mo. So, kaya ito yung in-output niya kasi sa tatlong condition na yan, si else if lang yung naging true yung condition. Kaya ito lang yung in-output niya. Maliwanag ba tayo sa else if, else rather, or kailangan natin i-code? Try, ma'am. Try natin i-code. Okay. So, ma'am, may sapay na code. Sige, may sapay na code. So, yan kanina, di ba? So, gawa tayo dito. Dagdagan lang natin ng if, then we will just add a condition here.
addition tayo. So, is x is greater than equal to y. Tapos, ulitan natin to. Print this A, sabi natin. Kunwari siya si A. Tapos ulitan naman, print this B. So, ito muna. Dalawang condition muna tayo para ma-check natin kung sino sa kanila yung magiging magkakaroon ng output. So, ito ba equal-equal or etong else if natin? So, we will try to run this and then we will try the condition. Yan. Sabi niya, print this B kasi the condition here in else if is true. Kasi diba, tignan mo, yung x natin dito is 10. Is 10 equal to 15? Diba false siya? Titinest na naman niya. Kahit na true na yung nandito sa baba, ay false pa rin pala itong, ay true na yung nasa baba niya, pero yung unang if na niya, kasi nasa kanya yan eh, sa kanila lang yan, sa kanila lang yan. Yung condition na dalawang to, sa kanya lang yan. Naka-block of code yan, sa kanya lang yan. Ito naman, else if natin, yung condition niya, tsaka yung statement niya, sa kanya rin lang din yan. So kung sa kanila, kung sino yung magkakaroon ng true, yun at yun lang yung mga output. So palitan natin. Halimbawa ito, ganyan. And then ito, ibalik natin to sa 10. I-run natin. So since our condition here is true, automatic, ito yung i-output niya. Ito hindi na niya i-output. Then we will try to run. Yan. So, print niya si A. Itong question ko sa inyo. What if both the condition is true? What will be the output? Anyone from the class? If both condition, if both this, from here, condition niya is true, and then here also in else if, the condition is also true. Ano yung magiging output? False, Kai. Sino nagsabi ng false? No, hindi. Anong ipiprint niya? Ipiprint niya ba si print this A, print this B, or ipiprint niya na dalawa? Dalawa, ma'am. Oh, isa lang yung print. Bakit? Kasi yung A lang yung Tama. Eh, tama rin naman itong andito natin sa else if natin. Tama din naman siya. O, diba? Tama din siya. Tama din dito sa taas natin. Ito yung sagot. Bakit? Kasi yung unang line natin, yung unang statement natin, yun lang ang babasahin ni program natin. Kasi if lang eh. If. So, ibig sabihin, diniscard na niya si else. Bakit pa ako magtatanong sa baba? Itagtama naman na ako sa taas. Sa una pa lang, tama na. So, hindi ko na kailangan tanungin yung mga nasa baba. Unless naka-system out that print lang silang sunod-sunod, wala kang ginamit, hindi ka gumamit na if statement, ayun, i-output niya lahat. Pero once that you use a condition, using the our condition, if, else, ganon, yung unang-una na line, yun na, sabi niya, true na ako dito, bakit ko pa iti-check sa baba? Okay na ako kay first line. So, yun. Clear? Clear tayo dyan, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, nagdalawang isip, ma'am, so nga-check na dyan baba. Nagdalawang isip kasi may tiwala na siya. Sa kung kanya, natiwala mo yung girlfriend mo, no, diba? Nagtiwala ka na sa kanya eh. Kaya doon ka na, stick to one. Oh, stick to one. Stick to one ka. Oh. Ano ka na, stick to one. Oh, yung mga may jawa dyan. Talag na ina yung matagawatan. Okay. Sana all may jawa. Oh, sana all may jawa. Okay, next. Sana,
darating din yun sa'yo. Hintayin mo. Parating sana on, Marjorie. Ay, sana all the Marjorie. Eda, dadating din ba-ak, na yun sa'yo. Ba-ak, ba-ak. Dumtong to, kayong atak. Awa na mo. Discuss tayo, ma'am. Discuss tayo. Oh, discuss tayo. Discuss tayo. Okay, continue. Short circuit logical operator. So we have the AND and the OR. So Java provides two interesting Boolean operators not found in many other computer languages. These are secondary versions of the Boolean AND and OR operators and are known as short circuit logical operators. We have these two shortcut logical operators. We have the AND and then we have the OR. So may ibig sabihin yan. Sa AND, true talaga yan. Sa false, sa OR naman, either isa dyan is false, is either isa dyan is true. Pero may explanation dyan. Yan. So they are used to link little Boolean expression together to form bigger Boolean expression. The AND and OR operators evaluate only Boolean values. For AND expression to be true, both operands must be true. For example, the below statement evaluates to true because both operand 2 less than 3 and operand 3 less than evaluate true. Ibig sabihin nito, ganito. Halimbawa, meron tayong faucet. Yung faucet na to may dalawang valve. Tapos, pag ginamit natin si N, binuksan ko lang yung isang valve, N. And ha, and tayo, binuksan ko lang yung isang valve. False pa rin siya. Kasi ibig sabihin, hindi naman umabot yung water. So false pa rin siya, hindi niya tatanggapin. And then, same true, pag nakasara yung isang valve natin, tapos nakabukas naman yung isang valve natin. So, kasi may drawing ako eh. May drawing dapat to. Okay. Drawing na lang natin. Mas maintindihan kasi pag nakadrawing to. Okay. Start ako ng new board. So we have the N. And natin. Oh, nakakatawan din surat ko man na. So we have here, halimbawa, meron tayong faucet. It's fine if you draw it off. So, yan. May lock yan, halimbawa. Ito yung bulb niya. May bulb yan. Ano ba yung drawing? May bulb yan. Ay, dito yata yung bulb pala. Dito yung bulb. So, delete natin yan. So, ito yung valve natin. Si N, yan na, si N. So, halimbawa, binuksan natin yung isa. Binuksan natin yung isa. So, ibig sabihin, hindi pa rin naagos yung water natin. So, automatic, false pa rin siya. False. False pa rin siya. So, kahit na pagpalitin natin, yung nasa baba naman yung bubuksan natin, tapos nakasara naman yung isa, false pa rin siya kasi wala pa rin umaagos na water. Pero once that we open both, umaagos na yung water natin, yun na, masasabi natin na true. So yan si end natin. Kahit na pag mayroong isa sa kanila is false and true, pangit ng sulat ko. False and true is equal to false. And then true and false is still equal to false. And then false plus false still equal to false. And then true and true is equal to true. So that is our AND operator. So we will try to code that para mas maintindihan. Nag-met ko mga amin, board eh. Ito mo, blackboard lang pan. Nag-regat to dito, kasi nag-isol suro, Diyos ko. Okay, from here,
So, if statement, durahin ko muna lahat po. So, ano, ano, ano. So, titira ko ng dalawang bracket. Yan. So, lagyan na lang natin, i-direct na rin natin, if. So, inside our if, we have our condition here. So, gawa tayo ng dalawang condition, then lagay natin si N. Para i-test natin. So, from here, if 3 ba yun? Ay 4 is greater than 2. Tapos dito naman is 8 less than 9. So, gawa tayo ng statement natin dito. System dot out dot print line to ay nasa labas naman na siya to and then else false. So, ite-test natin dito. Is it 4 greater than 2? And is it 8 less than 9? So, automatic, true and true na yan. So, automatic, ang i-output niya is true. Since this one, yung unang condition natin is true, and our second condition is true, automatic, it will print out true. So, i-run natin. So true. Pero if one of our condition is false, so halimbawa, one of our condition is false, automatic, nang i-output niya is false. Same true here. Pag dalawang false, i-output niya pa rin si false. Kasi ang ating end operator will always be true. So, kailangan maging totoo. So, end. Kailangan yung GF nyo or yung jowa nyo or kayo mismo. End kayo. Diba? True kayo. So, walang false sa kanya. Pag merong isa sa kanya is naging false, hindi na niya, hindi false, hindi siya magiging true. Tatanggapin niya lang ang end operator, ang ating end operator is always true. So, ito naman sunod, yung ating OR. Yung OR naman natin, kung kanina yung OR natin, yung end natin, it's always true kay ating false, kay ating OR naman. OR, yan yung sign ng OR natin. It's false. Either way sa kanya. May either, tawag dito. Either way na pag nag true, pag may true dyan and then may false dyan, yan, magiging true. Same true here. Pag false and then true, ito true pa rin niya. Tapos pag false plus false, ayan, true din siya. So true plus true, still false, still true. Still true ba or false? True plus true is true. Ganyan. So, ganyan siya. So, i-test din natin si end natin. So, test natin. Is 4 less than 2? No. Is 4 less than 2? So, false tayo dyan. Is 8 less than... Balik ka rin natin. Is 8 greater than 9? Oh, so, dito... May true tayo, tapos dito may false tayo. So, if we're going to run that, so false and true. Yan. So, true. Yan yung pinagkaiba ni N tsaka ni OR natin. Pag merong isa sa kanya is naging true, true pa rin yung i-output ni OR. So, balik ta rin natin. Halimbawa siya yung true,
Ganito naman yung false natin. So true pa rin siya. Same true pag parehong true, true pa rin siya. Pero what if parehong false? Ito. Ito naman kay ano or. False yan. Kasi mas malaki si 4, false din yan. So if we were going to run that. True. Yes, correct. Very good. It's true. Oh, no, false. Bakit false? False, ma'am. False. Ha? False, ma'am. Kasi ni F plus D4 F. D4 less false. Than. Wait. Oo, oh, tama, tama. False pa rin siya. So, ang ating or, kasi yung or natin is, the condition ng or natin is false. Pag false and false, is pag true, ano? Pag false and false. Pag true and false is true. Pag false and false true and is true. Yes. Pag false and false tayo. False. False. Yeah, false. Tapos true pag and true, ma'am, true and true. Pag true and true. Ano? Ano naman tayo pag true and true? True. False. True. Ha? True, ma'am. True. Pag true and true. True. Ay, true. Yan. Pag true and true, true. So, tama? Naintindihan na dito sa part na to yung paggamit natin ng ating and or. At matitest nyo yan. Marami kayong pwedeng itest dyan eh. Magagamit nyo yan sa maraming programs. So, okay na tayo dito kay and or? Or meron pang question kay and or? Or you want more example? Okay na tayo? Class? May sabay, okay. Ma'am. Ah, may sabay. Sige, may sabay. So, okay, give me a number. Bigay kayo ng number. Yung mas mataas. Uy, ako na lang, 20. Tapos ito is... 10. Tapos ito naman, 35 tsaka, what if 35 tsaka? 16. Ayan. So, unahin natin si N. Eh, what if? Gamitan din natin ito ng equal. Diba? Naroon tayo kaninang ganyan, diba? Pwede mo rin kasing gamitan ng ganyan, o. Oh. Ganyan. So, less than, greater than equal to, or less than equal to. So, unahin natin si N. Balik tayo kay N. So, ang end natin, the condition should always be true para maging true. So, yun si end natin. Hindi kagaya ng or natin na kahit na may false na isa sa kanya, i-output pa rin niya si true. Pero ang end natin, kailangan yung condition niya, both should also always be true. So from here, we have 20 greater than 10. So this is already true. And then here, we have 35 less than equal to 16. So this is already false. So true and false, ano output natin? True and false? False, ma'am. True. True and false? No. False. Pag end ang ginamit natin, if it's true and false, true. False, ma'am. False. False, ma'am. Ay, false. False. True and end yung gamit natin eh. End. End yung gamit natin. Ay. Iba yung kanina. Yan o. Oh. Iba yung end natin. Yan. Pag true and false, false tayo. Yan. Alam ko yung true pag parehas yung true. Pag false and true, false tayo. Pag false and false, false pa rin. Pero... sakalang siya magiging true pag both are the condition is true. Okay? Naintindihan sa part na to? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, yan yung end natin. Pag or naman, all S. So, this condition is true and this condition is false. So, anong magiging output niya? Pag or. True. Oh, yes, correct. This is really true. Kasi one of the condition is true.
That's why ang i-output niya is true. Yeah. So from here, we have true and false is true. False and true is true. False and false is false. And true is true. So yan yung or natin. Okay, clear tayo? Okay na ba? Moving forward? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next. Asahin ko na lang to. So, short circuit logical operators, continuation to an explanation niya. So, the short circuit feature of the N operator is so named because it doesn't waste its time on pointless evaluation. A short circuit N evaluates the left side of the operation first, so the operand one. And if it revolves to false, then the N operator doesn't bother looking at the right side of the expression. Operand 2, since the N operator already know that the complete expression can possibly be true. So, yun yung sa ibig niya sabihin yan, dun pa lang sa unang expression natin, dun pa lang, wait. Dun pa lang sa unang condition natin, eto pa lang, chine-check na niya, automatic na yan. Pag false na siya, automatic na yan na false na agad. So, kailangan, yung una kong una mo pa lang is true na. Yan. So, pag nabasa niya na false na yan, ah, false na siya. Yun yung ano, gamit ng end operator natin. So, our OR operator. The operator is similar to the end operator except that it evaluates the true if either of the operands is true. If the first operand in an OR operator is true, the result will be true. So, the short circuit doesn't waste time looking at the right side of the equation. If the operand, first operand is false, however, the short circuit has to evaluate the second operand to see if the result or the of the OR operation will be true or false. So binabasa niya, babasahin din niya yung una, tapos babasahin din niya yung pangalawang condition. So yan. So yan yung example kanina. So yan. So nakapag-example naman na tayo. So from this example itself, so we had the number 1, we had that 120.354, and then number 2, we had 345. Is number 1 less than number 2? So automatic, this is already true. Tapos dito naman sa number 1 natin, sa number 1, so this is also true. Pag true ito, ito daw yung i-output niya. Pero sabi niya, check din niya to. Pero since ito na is true na to, ito na yung output niya. Yung una, yung kanina, yung sinabi natin kanina. Kung yung unang if statement pa lang natin is true na, yun ang i-output niya. Hindi na niya babasahin yung, ay, bakit dito binasa niya? If number is, ay, may or tayo, gumamit na pala tayo ng end and or. Kasi kanina, ang ginamit lang natin, hanggang dito lang, dalawang number lang. Ito na kasi, gumamit na tayo ng conditional. So, babasahin na nila silang dalawa. Kasi gumamit na tayo ng conditional. So, check na niya ito muna. I-output niya ito. And then, i-check niya rin ito, i-output na rin niya. So, yun yung pagkaiba kanina nung hindi pa tayo gumamit ng conditional relational operator natin. If kanina, nung nag-if statement lang tayo, so since dalawang number lang yung tinitignan natin yung value nila, kung mas mataas o mas mababa, yung unang line pa lang is babasahin na niya. So, eto na, tama na ako dito. Pero since gumamit na tayo ng conditional and relational operators, i-check na niya. So, with the use of and or, ipiprint na niya yung magkakasunod natin na if statement. So, yun yung pinagkaiba, ha? Pag walang and or, so pag if statement with the two numbers lang, stop na siya. Pero pag meron tayong conditional and relational, i-output niya by lines by lines. So, clear tayo dyan? Or you want an example? Sample, ma'am. Okay, example tayo para mas maintindihan. Sana all. Bakit anong sana all? Bakit sana all? Dan sampai sa sumditan, James. Bayaran ni nagawa ni James. James, sana all. Ma'am, nakaturog pa lang, ma'am. Mababangungot. Dan sa baling ng planet na, ma'am.
Nasa ibang planet ka, James? Ang banda ka? Prince sa Kepler 176B, ma'am. Gawa tayo dito ng tradition niya. And then close tayo dito lang. Ayan. So palakihin natin. So we had here, palitan natin to. So x, gawin natin tong x. And then, i-direct na lang kaya natin para mas maintindihan, ano? Yes, ma'am. Tapos inod na lang natin gamitan ng variable. I-direct na lang natin para mas maintindihan yung kasi no variable pa, i-substitute tayo mat lang eh. So, palitan natin dito. 30. Then, Okay. 35. Okay. Ayan. So, from here, in our relational operator. So, we use the, palitan natin itong nasa. And, so, gawin muna natin tama para makita natin. Ayan. So, in our end operator, relational of end operator, so we had 20 greater than equal to 10. So, this is already true. And then, check niya, is 35 greater than 16. So, since this is true, since that is true, i-output na niyan, system.outprinta. Then, it will go to another line. It will also check from here. Sabi niyang ganyan. Is 30 greater than 10? So this is true. Bakit true naman silang dalawa? Try natin gawin false yan. So is 25 greater than 45? Then ipiprint naman niya yan. So anong ipiprint niya? Anyone? Print A. Print A? A lang? A and B. A and B? Okay, we'll run. A and B, ma'am, ta F, ba't nga duwa? Yes! G30, ma'am. G30. Also, ay, may error tayo. Saan daw yung error natin? May error tayo dito. Tumobra ba? Sabi niya, illegal start of expression. Nag-if ako dyan. Mamula yata ang parenthesis. Yung parenthesis. Yeah, wala nga siyang parenthesis. Correct. So, yeah, correct. Wala siyang parenthesis. Marunong na silang magbasa ng code. Sana all, James. Ayan, print niyang dalawa kasi tinest na niya. Pero what if dito sa ating end operator is magkakaroon tayo ng false? What if in our end operator may false tayo? Ano magiging output? False mo. Ha? Hindi, ito lang yung limit natin. Ayan. So, magpiprint pa rin ba si print A and B? Or ipiprint lang niya ba si A? Or ipiprint niya lang si B? Ma'am, si B lang. Si B lang. Si B, ma'am. Yes, si B lang din ang alam ko. Kasi automatic na yung A natin, na yung end natin, is false, di ba? So, since this is already false, yung condition natin, this is already false, hindi na niya ipiprint, di ba? Kasi false na siya eh. Dito pa lang. Walang else kasi ma'am. Walang else. Sa, kaya walang ano. Pwede rin naman natin lagyan ng if else. Pero ang tinetest na lang kasi natin dito yung gamit ng end at saka or muna. Ayan. So since this from here, automatic na false na siya. So hindi na natin siya i-print. Kasi diba, ang condition ng end natin, kailangan both is true para may output. Pag merong isa sa kanila is false, hindi na niya i-output. Hindi kagaya ni or. Si or kahit na merong isa sa kanila is nagloko, so ganun. Merong isa sa kanila is false. So ganun. Kahit merong isa. Diba? Dalap ka diba ka-relate ka niya. Dito, kahit isa sa kanila is false, i-output pa rin niya. Kung baga, uray na dati nagloko kanyada, ag-continue lang at idiyada.
lakas ni Jai. Nagloko ni babae, nagloko ni lalaki, nagloko ni babae. Matino ni lalaki. Life will continue. So, Jai. So, yan yung ibig sabihin ng or at end natin. So, okay na tayo dyan? Sa ating end and or with the if statement. Sige. Clear, ah? Clear. Time na tayo. Time na! So, niya, may have a next extend class. Bang, extend. Hindi pwede, may next class ako. 10 o'clock. At least hindi muna kayo magkakaroon ng activity kasi hindi pa tapos itong ano natin. Ma'am, so, isabay na ito yung G-quiz? Hindi siya kasali sa quiz. Hindi kayo quiz, ma'am. Yung quiz ninyo, i-open ko naman siya ng 1 week para dati tayo yung review. Pero once you open your quiz, automatic that mag-start na yung timer niya. So make sure that you're prepared before you take your quiz. So basahin niyo yung module 1 and module 2. What time na, ma'am, yung quiz? Pag 20 items, 20 minutes. So 1 minute per 1 question. So, mada bang items tayo, ma'am? Mamano item, no item. Wait, check natin. Hindi, konti lang. 100. Ano, ma'am? Ma'am, basta 100 ka, no? Ano, 100? Nag-grabe kayo mo. Nag-uyumak mo ng 100. Nagkagura dakton, ah. Kanya mo ni Mamon. Ah, may kemi pa naman siya. Charo. Yung oras, ma'am. I-deploy ko po ka. So, i-deploy ko. Ayan, oh. 20 points lang, oh. Deploy ko na siya ngayon. Sana all. Ayan, deploy. Sana all. Nag-answer kayo. So, mabaling kayo naman. Nag-answer kayo ba iba ganito, Anyak? Oy, hanyo mo. Bawal picture na, bawal. Ay, pwede pakpakita mo kita yung first question na lang. Ay, gano'n. Analan! May screenshot ko! Yay! Yeah. No, timing niya pinagtilam ko siya. Yay! Yeah. Naka-record okay. Pa. Question? Wala na question? Wala na, ma'am. Pag wala na question, open your room for our documentation. Document na oy, tayo. Oy, madami Stella. Mag-demission na tayo. Okay lang, data, agwa kayo, Mert. Screenshot lang, Mert. Nakamukat ka, Edar. Agmukmukat ka, sapay lang. Bella, Richard, mukatan nyo di kamyo. Nagpasit kay lang harot na BS Madden. Tapos kayo pala kaya magpapicture. Sige na, katan nyo dagi tamukat yun. Ano, Rodeline, eh, oh. Nag-check ni Rodeline, oh. Okay, sige na. Ano, Richard, siguro ko nakaturog yung tinurugan na kayo. Okay, smile. 1, 2, 3. Yan, isa pa. 1, 2, 3. Thank you, class. See you again next Thursday. Bye, ma'am. Thank you. You save everyone. Yeah, bye, ma'am. Don't forget your quiz. Bye. Thank you, ma'am. Madamat nina ni Richard. Bye, ma'am.